Όμως. Ζήγε, βαλίξε από έστω. Sinasayang nyo lamang ang mga buhay ng tao. Ibalis sana ako mga tauhan ng kalaban. Sariling tauhan dahil sa kakulangan ng sentido komon. Sino ba nagutos na lumamang kina Santa Romana? Hindi naman, boss. Nagkabiglaan lang. Eh ayun, maraming tauhan ang namatay, hindi pa mailabas yung mga kargamento. Hinigpitan ang pagbabantay sa loob. Kailangan mga taga-loob ang maglabas ng mga kargamento. Eh di yung dating kontak. Mga gago kayo. Pare-parehong walang sentido komon. Maugat na natin yun sa loob. Kailangan natin ngayon ng bagong sanga. Na kahit anumang oras pag wala ng silbi, maring putulin. Naintindihan nyo? Lisel? Bakit, boss? Humanap ka ng bagong contact sa loob. Yung disposable. Kung kaya mo, si Santa Romana. O, bakit? Lo, ang dami na naman pong pasyente ni Doktora. Tsaka na lang po natin kaya kunin yung botadyara nila. Oh, araw-araw naman maraming pasyente dyan eh. Mangyari, bukod sa magaling manggamot yan, ay napakagandang babae pa. At tsaka hindi lang naniningil yan pag wala kang pambayad. Palagay mo kaya iho kung patingnan ko itong mata ko eh, magagamot niya? Hindi na, Lo. O, bakit? Kasi overage na po kayo eh. So, Santissima. Ano naman kinalaman ng operate sa mata ko? Halika na nga! Pagkatapos mo niyan, pag naubos na huyan, balikan niyo ako, check-upin ko kayo ulit. Maraming salamat sige po. Ho. Doktora, emergency ho. Doktora, ang anak ko ho, eh napakataas ho ng lagnat, tumitirik na ho mga mata. Huwag ho kayo mag-alala, higaan niyo ho dito. May kailangan ho ba kayo? Oo. Sana magpapacheck up lang ako kay Doktora. Ha? Eh, ano papacheck up nyo? Alam na ni Doktora yun. Dati niya na akong pasyente. Ah, ganun ho ba? Oo. Pasensya na ho kayo bago lang kasi ako dito. Okay. Sino sila? Gilyer, Santa Romana. Ah, mau po muna kayo. Sige, salamat. Alam mo, Gilyer? Pag nababasa kong nasasangkot na naman ang pangalan mo sa gulo sa customs, ang feeling ko parang hindi na kita makikita eh. Ang hirap sa'yo, napaka-nerbiyosa mo. Eh, paano? Alam ko naman kung gaano kagulo dyan sa customs eh. Hindi intriga sa trabaho o pwestong pinaiiral dyan, kundi intriga sa dalihensya, sa kikitain mo. At alam ko rin naman kahit isang sentimong pampalubag-loob ay hindi ka tatanggap dahil batas ang pinaiiral mo. Cecil, pwede ba? Kapag nandito naman ako sa'yo, huwag na natin pag-usapan yung tungkol sa trabaho ko. Yun na lang tungkol sa atin dalawa, pwede? Paano na nga ba yun? Paano na ang alin? Yun! Gilyer, mahal naman kita, di ba? Aha. Uh-huh. Nahalikan mo naman ako, di ba? Siyempre. Nahiya ka po rin ako, di ba? Siyempre. So, ano pang gusto mo? Eh, mas gusto ko siyempre yun. Ang alin, kasal? Siyempre. Saka na yun? Pambihira ka naman, oh. Halika nga rito. Kailan? Gilyer, mapapadali ang kasal natin yan. Eh, yun nga, gusto ko yun. Ay, excuse me ho. Doktora, may pasyente pa hong dumating. Pepeng!
sa'yo ni Cecil. Pati Cecil ko? Loko-loko. Sige, tuloy mo na yan. Sinay. Sa kwarto ka na Ma'am Lanza. Nay! Nay? Oh, mukhang matamlay ka. Ba't di ka pang pahinga? At saka gutom na ako eh. Kain na tayo. Ha? Guillera. Bakit to? Bata pa si Piping. Matanda na ako. Ano ho bang ibig niyo sabihin? Yun ho bang sa amin dalawa ni Cecil? Tungkol sa trabaho mo. Ayoko maparis ka sa itay mo. Nagpakabayan eh. Pero ano nangyari? Eh, hindi naman ho ako nagpapakabayan ni inay eh. Ginagawa ko lang naman ho tungkulin ko eh. Ganyan din ang sinabi ng itay mo nung araw. Pero hindi niya napakinabangan ang pagiging tapat niya sa serbisyo. Sa halip, napatay pa siya. At ang masakit, may kumalat na balitang mismong mga kasamahan niya ang nagtaksil sa kanya. Eh, nung nabubuhay naman ho si itay, dadalawang tao lang ho naman ang malapit sa kanya. Si Major Trujillo, at saka si Ninong, si Colonel Katikbak. Alaga naman hong isa pa sa kanila may kagagawan sa pagkamatay ni itay. Ang tinutukoy ko ay ang mga kasamahan ng itay mo sa trabaho. Hindi ko sinasabing mga kaibigan. Dahil may mga kaibigan na hindi mo kasama. At may mga kasama na hindi mo kaibigan. Bakit kaya mainit ang ulo ni Kenneth? Ewan ko ba? Kanina pa ganyan yan eh. Buong araw na. Sir, ano yan? Complain daw to. Bakit? Ano nangyari, ha? Na-hold up po ako, sir. Napakabait ng iyong ama. Pero, puro ano yung mga kasama namin noon sa customs. Hanggang ngayon noon, Ninong, nagkalat pa rin sila. Nagsisisi nga ako. Dahil sa hindi ko lubos na pinagkatiwalaan ng iyong ama. Akala ko, isa siya sa mga... Huli na nang malaman kong maling-maling pagkakilala ko sa kanya. Yun ho ba dahilan kung bakit kayo umalis sa customs? Noong bata pa ako, marami akong mga bagay na hindi masikmura. Ganyan din ho nararamdaman ko ngayon, Ninong. Kahit saan ho ako bumali, hindi ko matiyak kung sino lubos kong mapagkakatiwalaan. Mahirap pong kilatisin kung sinong tunay, kung sinong anay. Guillier, madali natin sila makikilala. Ang anay, walang sikmura. Kaya kahit na bulok, nilalamon. Sana naman, ay maglelo na sila ngayon. Sa palagay ko, hindi, Ninong. Patuloy pa rin sila sa pagpapakabundan. Hanggang ngayon. Baka akala niya, makakain niya ang mga medalya at plaki. Hambog talaga yung San Romana eh. Panayang pasikit na kay Major. Akala mo ba siya lang ang magaling na pulis dito sa customs? Alam mo, Tiniente? Namumuro na talaga sa akin niya si Guillier. Pati sakop ko. Pinakikialaman. Pero pare, hindi mo rin maialis na maging magaling na pulis si Guillier. Tartado, nakikialam ka pa eh. Kinakampihan mo siya. Ang gusto mo, pare. Sa kanya ka na bumarkada. Easy lang. Cool ka lang. Conrad. Pare. Oh, huwag mo ba? Sige, thank you. Sige, pare. Guillier, saluhan mo naman kami na tiniente. Sige, pare, pasensya muna. Nagmamadali lang ako eh. Sir, pasensya muna, sir. Medyo may pupuntahan lang ako eh. Masyado naman kang hinihiya, Guillier eh. Alam ko naman tingin mo sa amin eh. Hindi ka kosa. Pero alam mo ang tingin ko sa hindi ka kosa. Taway. Tiniente, medyo marami na yata kayo nainom eh. Pati pag-iisip niya, pilipit na rin eh. Ano?
Delikado ka! Wala kang respeto! Sandali lang! Tangina mo! Wala kang ipagmamalaki sa amin. Hindi mo malalaman ang medalya at komendasyon mo. Baliwala yan, Ulul. Tama na. Halika na. Ulul ka rin. Kung sabihin sa akin pagpapalit punta tayo, ko, Papa. Hindi. Hello, Papa. Mare, ang bilis talaga lumaki nitong inaanak ko. Di ba, Mare? Oo nga eh. Bahala lang kayo dyan. Patutulugin ko muna itong bata. Kiss mo na sa Papa at saka sa Ninong. Kiss na. Oh, liga-liga. Kiss sa Ninong. Medyo namumutla yata yung bata. Hindi na nga nalalabas ng bahayan eh. Yalo, tol. Tol, nagre-reklamo na si Mila sa buhay namin. Hiyang-hiya na nga ako eh. Gusto ko rin umasenso. Pag naisip ko, minsan, naiinggit ako sa mga kasamahan natin. Biruin mo ah, ang liliit ng sweldo pero may kotse. Ang gagara ng bahay. Ang hirap ngayon ng buhay, tol. Nakakarindi ang gastos. Kaya marami sa atin, ang madaling baluktutin ng sistema. Pero kahit baluktot, pwede ka namang gawing mukhang diretsyo, ah. Basta may kwarta ka at ma-impluensya ka. Bakit? Ganun na ba gusto mong mangyari sa'yo ngayon? Para naman. Alam mo, Gilyar, may lumapit sa akin, eh. Hindi naman mahirap ang pinagagawa. Tsak walang sabit to. Kung gusto mo, pwede na... Buboy, nakakorto pa lang tayo, kilala mo na ako. Ang pera madaling kitain. Pero ang pangalan, pag nadumihan na, mahirap na itong linisin. At saka, tol, hindi ka pa naman kumakain ng alikabuka. Malapit na, tol. Malapit na. Tandaan ito. Na. Ayos na ba papeles nito? Ayos na. Dan. Sandali. Chinyakap niyo na ba yan? Ano ba gusto mong gawin namin? Halungkatin na lang ito? Ganun ba? Hindi ba yun ang dapat? Masyado ka naman mapaginala, pare. Sige, babala, champ. Poli! Teka! Ano ka ba dito? Police. Pulis ka pala eh. Di magpulis ka na lang. Linya ko pag-inspeksyon. Kaya iwanan mo na sa akin to. Sa palagay ko, parin eh, butas ng tubong nyo, hindi nyo kayang inspeksyon yun eh. Sige, bawayan! Sige, guli mo! Anong gulo ito? Bakit? Tiniente, high blood masyado itong bata mo eh. Anong problema mo, Santa Romana? O talagang pinapapila mo na magiging sliga dito sa pier, ha? Sige, iwan mo na yan. Ako na bahala rito. Pero sir, hindi pa ako na-check. Nakakainitig man Tagalog o kailangan ispilingin pa sa'yo. I'm giving you an order, goddammit! Mga
ayos lang. Sir, ano ang ibig sabihin nito? Bakit niyo ako binibigyan ng dalawang araw ng suspension? Detalyado ang report ng Lieutenant Santiago. And he has witnesses to prove his charges. Alam mo, Guillier, sa trabaho natin ito, importante ang pakikisama. Pakikisama ho ba yung siya sa atin mabuti yung kargamento dahil baka may puslit na kargo? Yun ho bang pag-undervalue ng kargamento para hindi magbayad yung importer, pakikisama rin? Kaya ho hindi umaasenso gobyerno natin eh. Parati natin dinadaan sa pakikisama. Hindi ko sinasabing maglublub ka sa puti. Pero paminsan-minsan, kailangan mong magpikit ng mata at magtakip ng tenga para hindi ka laging nasasabit sa gulo. Ang ibig niyong sabihin, sir, magbulag-bulagan ako o magbingi-bingihan. Eh, para ano pa ito uniforme natin? Hindi ko sinasabing ang lahat ng basura ay kailangan mong damputin. At ang lahat ng baho ay kailangan mong amuyin. Kung sa bagay, sir, pati nga yata dito bumabaho na rin eh. Hindi naman ganun ka-importante itong suspension mo. Kunting bagay lang, rumerebenta ka agad ang hasang mo. Huwag mong intindihin ito. Akong bahala sa'yo. Sige na. Oh. Sige na. Sir. Thank you, sir. Tangin na talaga Santiago yan. Kahit kailan talaga tarantado araw-araw eh. Ako pa sususpindihin dahil nakita ko lang ang maling trabaho niya. Yan nga ang inaalala ko noon pa eh. Baka hindi ka tigilan noon hanggat hindi ka natatanggal. O kaya hanggat hindi ka nakikisama sa kanila. Ah, hi, Guillier. Excel. Si Buboy, kumpare ko, si Lizel. Hi. Nice to meet you. Oh, would you like to join me? Siyempre, Lia. Have a seat. Umorder ka na ba? Hindi pa nga eh. Hinihintay kasi kita eh, para ituloy ko yung interview ko sa'yo tungkol dun sa sugat mo. Kapag naisulat ang buhay mo sa magazine, may bayad ba yun? Siyempre, interesado ka ba? Eh, kung may bayad ba eh, bakit hindi? Dagdag na kita rin yun, di ba? Oo, hindi naman masama kung madadagdagan ang kita mo, di ba? Katulad ko, bukod sa pagiging feature writer ko, eh, nagsasideline din ako. Additional income won't hurt, di ba? Kailan mo ako interviewin? Pare. Eh, wala naman daw masama doon, ah. Mahilig si Daddy sa baril. Tuwing nililinis niya yung mga yan, ako ang katulong niya. Alam mo naman, mag-isa lang akong anak. So yun, natuto na akong mag-dismantle at saka mag-assemble ng lahat ng baril ni Daddy. Ang ibig mo sabihin, eksperto ka sa kahit anong klaseng baril? Oo! Name it. 38, 45, 357. Oo. Oh. Kahit Armalite, marunong ako humawa. Oo. Oh. Tinatakot mo na ako niyan eh. Pero alam mo, magtataka ka, kahit minsan, hindi ako nakapagpaputok ng baril. Oh. Hanggang kasal lang ako. Kung hindi ko nga lang kailangan linisin yung mga yan, hindi ko hahawakan yan eh. Pero ito, maganda to. Oo, marami pa dun sa kwarto sa taas. Gusto mo makita? Kwarto? Hmm. Okay lang, liga. Nasaan ba? Nandun. Ikaw talaga? Oo, andyan ba lahat? Siyempre. Oo. Uy. Yan, 357. Ganda nito ah. Oh, meron pa dito isa. Nasaan mga bala nito? Nasa cabinet. Ganda, no? Ganda. Oh, pareho na sa akin to, 45. Ito po, may Armalite pa oh. Oh, wag mo nang pakita sa akin yan. Sanay na ako dyan. Ayan pa nga oh. May Uzi ka pa. Alaga ko lahat yan. Kumpleto ka talaga yan oh. Siyempre. Magaganda ng baril mo. Mahilig si Daddy sa baril eh. Pero meron pa akong isang gusto makita eh. Ano pa eh? Nandiyan na lahat eh. Hindi pa. Halika rito. Oo. Oh, ikaw ang gusto kong makita. Kilia, tsaka na yan.
Maghintay ka na lang. Eh, puro ka naman si maghintay eh. Niyayaya kita ang pakasal, ayaw mo magpakasal. Eh, dituloy na lang natin dito. Kingli... Boboy, nakalimutan ko nga pala sabihin sa'yo kanina. Nanggaling dito yung may-ari ng bahay. Dalawang buwan na pala tayong hindi nakakabayad eh. Nakiusap naman ako na gamitin niya muna yung advance natin. Payag naman siya. Kaya lang, kailangan pondohan natin uli. Para halimbawang madelay tayo, may magamit tayo. Okay lang yun. Makakaraos din tayo. Sa nangyari sa'yo, dalawa nga ang gulo ang tinitingnan namin. Maupo kayo. Una, ang posibilidad na kasama mo rin sa trabaho ang nagtangka sa buhay mo. Dahil sa gusto kang takutin o alisin sa trabaho. Takutin dahil sa nakakasagabal ka. May karugtong pa yan. Baka may nasagasaan kang taong tagalabas. Ganon din ho kaya nangyari sa aking ama. Parang ganon na nga. Alam mo, sa totoo, ang iyong ama, si Trujillo, at ako,
Tatlo kaming straight dyan sa loob. Meron ding ibang matitino, pero nasa tabi lang sila. Kaming tatlo, ang walang takot na sumasabay at sumasagupa sa mga tarantado dyan sa pier. Hanggang isang araw, may kumausap sa akin. Isang dilan daw, eh milyonaryo kaming tatlo. Hindi na raw kami kailangan magtrabaho habang buhay. Kapag hindi ako pumayag, eh may iwanan ako. Mananatili akong trabahador. Dahil sa pumayag na raw ang tatay mo, si paring Rafael. Nagalit ako. Tinawagan ko ang tatay mo at pinagmumura ko. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Nag-resign ako kagad. Nabasa ko sa dyaryo. Pinatay ang iyong ama. Ang sabi sa balita, inkwentro. Pinaimbestiga ako sa tao. Sa tingin nila, hinihulog ang tatay mo. Dahil sa may nasabat siyang malaking kontrabando. Milyon-milyon piso halaga. Nagkabukuhan. Pinatahimik ang tatay mo. Si Major Trujillo? Pwede. Pero kung siya, bakit siya nagpilit na ipasok ka sa customs para ipalit sa iyong ama? Yun nga ho eh. Isang tanong pa ho, Ninong. Sa tingin ho ba nyo, buhay pa ang mga taong may kinalaman sa pagkakapatay kay Tay? Gilier, maraming daliri ang kumalabit sa gatilo ng baril na pumatay sa iyong ama. Pero natitiyak ko, iisa lamang ang may tanga ng puluhan nun. Iyon ang matagal ko nang gustong malaman. Alam mo, Gilier, ilang beses ko na rin sinabi sa iyong mag-iingat ka. Hindi ko sinasabi sa iyo makisama ka sa sino mang inaakala mong gumagawa ng katiwalian dito. Hindi ko rin sinasabing magpakarumi ka. Pero may mga sangayang gobyerno na naroon lahat ang uri ng tukso at pagkakataon. Patibayan lang ng dibdib yan. Sa madaling salita, sir, padadala ako sa tukso. Clear. Buhay mo ang pinag-uusapan dito. Huwag kang padala sa tukso. Pero, huwag ka rin masyadong mahigpit. Pero sir, paano kung... Inuulit ko. Buhay mo ang pinag-uusapan dito. Ayokong maparis ka sa iyong ama. Kailangan ko ng mga taong katulad mo dito, Guillermo. Sayang ka. Gusto niya kasi mag-iipon ng medalya. Hindi na tinatanggap sa sanlaan yan. Hindi ako nag-iipon ng medalya. Hindi importante sa akin yun. Ang sa akin, matupad ko lang ang trabaho ko, ang tungkulin ko. Tama na. Kaya inambus ka. Bakit? Buhay pa naman ako ha. Malay mo sa susunod, ako naman ang mga ambush. Tama na, tama na. Santiago. Go back to your post. Sir. Kayo rin. Yes, sir. Lalo na kapag may mga dumadating ng mga shipment na illegal. Sorry. Kanina ka pa ba? Colorful pala ng buhay nito si Buboy eh. Siyempre. Kaibigan ko yata yan. At saka talaga naman madrama ang buhay nitong kaibigan ko eh. Waiter! Gilier, huwag ka na umorder. Nakiintay na kasi si Mr. Ledesma eh. Interesado kasi makilala kayong dalawa ni Buboy. Ibig mo sabihin, dadali mo kaagad kami ngayon sa kanya? Oo. Oh. Eh, ba't hindi na lang siya magpunta rito? Para, total, siya naman ang interesado Gilier, sa aming dalawa. Pagbigyan mo naman ako. Naipangako ko kasi kay Mr. Ledesma na isasama ko kayo eh. Pag hindi ko kayo naisama, ako ang lagot nito eh. Sige na naman, Gilier.
Please, do it for me. Sige na naman, Guillermo. Liga na. Klase ang boss mo, ha? Siya ba may-ari ng magazine na sinusulatan mo? Bumi, teka. Duda ako sa mga tao rito. Ito talaga, oh. Tara na. Kumusta kayong dalawa? Kayo pala rin nababasa ko sa mga diaryo na napapainkwentro sa mga nagpupuslit dun sa Pierre. Lizelle, can I have a word with you? Make yourself at home. There's plenty to drink. Sandali lang naman ito. Oh, no, Gilyar. Mukhang okay naman, di ba? Buboy, tumahimik ka nga muna. Sino ba sa dalawang kausap mo? Si Buboy nan. Siya na daw ang bahalang kumausap kay Guillier. Mahirap daw kasi kung akong kakausap, baka pumalag. Kaya daw niyang kunin si Guillier. Bueno, kausapin mo si Guillier. Libangin mo, ako na ang bahala kay Buboy. Ibig kong malaman niya mga detalye ng trabahong ibibigay ko sa kanya. Ano ba talaga yan si Mr. Ledesma? May-ari na isang publishing company o smuggler? Baka marinig ka ng mga tauhan niya. Negosyante nga talaga si Mr. Ledesma. Isa lamang sa mga negosyo niya ang Jarrett Magazine na pinagsusulatan ko. Yung mga tauhang nakikita mo dyan, mga bodyguards yan. Alalay, parang katulad din ng ibang mga negosyante, asintero at public officials. Sa madaling salita, private army niya mga yan. Guillier naman. Lizelle, duda ako sa taong yan. Eh kung ganun, duda ka rin sa akin. Nagkakaintindihan na tayo, Buboy. Alam mo na ang gagawin mo. Pati si Lizelle, pinagdududahan mo? Pakiramdam ko lang naman. Palagay ko may masamang intention sa atin ng mga yun. Unang-una na si Lizelle. Siya una natin nakilala. Siya rin tumasigasig. Siya rin ang nagpakilala sa atin kay Mr. Ledesma. Mahirap na. Ano nga pala pinag-usapan nyo? Wala naman. Tungkol sa mga negosyo niya. Alam mo, hanggang sa Amerika pala, tsaka sa Europe, may negosyo siya. Bilib ako dyan kay Mr. Ledesma. Ano naman klaseng negosyo? Hindi ko na natanong eh. Yun na nakakatakot. Hindi bali sana kung legal ang negosyo niya, paano kung illegal? Di pati tayo sabit. Hindi na tayo makikipagkita sa kanila. Pati kay Lizelle? Kahit kay Lizelle.
problema ko, pare, yung asawa ko. Buntis na naman. Kasi gumagamit ng kondom. Kama ko, at ang anak lang, ayos na. Tuloy pa rin ang ligaya. Ang usapan niyo ni Boboy? Saan niyo dadalhin yung mga brilyante? Dito ang usapan namin. Nakumbinsin na raw ni Boboy si Gilier. Tiniyak sa akin ni Boboy na silang dalawang kukuha ng mga brilyante. Dapat narito na sila. Kailangan makarating sila bago matapos ang gabing ito. Kung hindi, maraming taong madadamay, pati ikaw. O Jigs, kailangan alamin mo sa mga kontak mo kung saan nakatira sila Gilier at Boboy. Yes, boss. Sandali! Andiyan na! Oh, pare! Halika, tuloy ka! Huwag na, si pare Boboy. Hindi pa umuwi, bakit? Hindi ba magkasama kayo kagabi sa duty? Ha? Kausap ko siya kahapon sa telepono. Sabi ko sa kanya, bukas ng gabi, hindi kagabi. Hindi pa siya umuwi. Saan nagpunta yun? Baka naman nagkatampuhan kayo, nag-away kayo. Kilala mo kami, hindi uso sa amin yung tampuhan. Ano ba talaga nangyayari? Pare! Hindi, wala. Baka may naskaso lang yun. Huwag ka mag-alala, makikibalita muna ako sa opisina. Tatawagan kita mamaya. Okay? Uy. Huwag ka nang mag-alala. Hindi na ako aalis papuntang Amerika. Dito na lang ako. Maghapon akong uupo dito sa kadungan mo. Okay? Hindi naman yun ang inaalala ko eh. Si Buboy. Magbuhat daw kagabi hanggang kaninang hapon. Hindi pa umuwi. Ayon kay Kumaring Mila. Ngayon lang niya ginawa yun eh. Baka may ibang babae. Imposible. Kilala ko siya mula sa pagkabata. Kung sino mapagtuunan ng tingin, yun na yun. Hindi na mapapalitan yun. Tsaka ngayon pa ba naman siya gagawa ng mga kalokohan? Eh halos hindi niya mapag-abot ang kinikita niya. Tsaka ang hirap ng buh. Clear. Baka naman nagpapalipas lang ng problema si Buboy. Nagpapahangin lang sa kung saan. Alam mo kung minsan, pag puro problema na ang kapaligiran mo, kailangan tumakas ka. Umalis ka. Sandali kang kumalas sa kinalalagyan mo. Pagkatapos, pag-ayos na ang lahat, kapag kaya na ng isip at katawan mong paglabanan ng problema, saka ka bumalik. Baka naman ganun lang ang ginagawa ni Buboy. Sana nga. Sana nga ganun, Cecil. Huwag sana siya makapag-isip ng masama. Kawawa ang pamilya niya.
Hello, Mila? Buboy, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Nasaan ka? Bakit ayaw mo pang umuwi? Hinahanap ka ni Gilier. Huwag kang mag-alala, Mila. Nasa mabuti akong kalagayan. Meron lang akong tinatapos na importanteng bagay. Mila, makinig ka mabuti, ha? Kapag may taong naghanap sa akin, sabihin mo hindi mo alam kung nasan ako. At pakisabi na rin kay Paring Gilier na tatawagan ko na lang siya. Anong dahilan? At sino yung mga taong maghahanap sa'yo? Magtiwala ka sa akin, Mila. Mga ilang araw na lang at magkikita-kita na rin tayo. Ang lahat ng ito ginagawa ko para sa kabutihan niyo ni Baby. Tatawag na lang ako ulit. Buboy! Buboy! Sige lang. Yung brilyante. Anong brilyante pinagsasabi niyo? Yung mga brilyanteng ninakaw niyo sa amin. Nasaan? Putang ina niyo lahat! Wala akong nalalaman sa sinasabi niyo! Golem, kulang pa. Golem, sumobra. Odas na to. Tapo na yan. Ikaw ang nagrekomenda kina Gilier at Boboy. Ang sabi mo, pasukin. Dahil nakakasagabal sa operasyon dyan sa loob. Tama ho yun, Mr. Ledesma. Pero hindi ko sinabi sa inyo na magtiwala kayo kagad. Kumbaga man ho sa karne, eh kailangan ho, i-pressure cooker niyo muna para madali lumambot. Ang kaso ho, eh, nilagan nyo ng alanganin at kinagat nyo na matigas pa. Punyeta! Ang akala ko ba'y nakakahuna? Huli na! Dito muna kami, ah. Boss. Hey, boy. O siya, 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 siya. Saka na tayo mag-usap uli. O, ano nangyari sa lakad ninyo? Nahuli na ba si Gilier? Kumanta na ba? Isinigaw na ba kung nasaan ang mga brilyante? Nasaan si Gilier? Patay na ho, boss. Pinatay ninyo nang hindi naasabi kung saan makukuha ang mga brilyante! Sabi raw niya, wala sa kanya. Wala sa kanya! Wala rin si Buboy! Nasaan? Nasaan? Ikaw ang may kasalanan dito! Kung hindi ka nagtiwala kagad, hindi mangyayari ang lahat ng ito!
Bakit? Na naman po tayo. Ang dami ng tao. Talaga ikaw, kasi naman sabi ko sa iyo, bilis-bilisan mo ang kilos, eh, bagal mo eh. Ay, lolo, napuwet po kasi ako eh. Oo, kung ano-ano kalokohan ang ginagawa mo eh. Pati yung byuda ng hapon eh, nililigawan mo eh. Sabi ko naman sa iyo, paggabi, huwag ka na magpupuyat, ang hirap mong gisingin eh. Kagaya niyan, pag minamahalas tayo, uuwi tayo zero. Eh, lolo, teka lang Blake, po! Blake, ano na naman yan? Blake, ano na naman? Teka lang! Blake! Lolo, mukhang hindi po tayo masasero. Bakit? Eh, mukhang sinuswerte nga po tayo eh. Asa? Eh, nakakuha po ako ng pansit. Uy, baka yan doon sa kapwa natin nangunguna ng basura, nakakahiya. Eh, lolo, titignan ko muna. Sige, buksan mo. Oh, bakit? Bakit ano yan? Ano kami nyo? Uy, naku! Uy, tapon mo nga yan! Eh, bulaklak na huwet po yan eh! Oo nga po, taksi! Tapon mo! Halika na nga, tangali na! Sandali. Blet, sandali. May umuungol dito sa gawing kanan. Tingnan mo nga! Opo! Tulungan niyo ako. Brilyanteng tinangay ng anak mo sa amin. Brilyante? Wala. Wala akong alam. Ano ba? Sa lahat ng ayoko, pinahihirapan ako. Nasaan ang mga brilyante? Pagdamay ang nanay ko, ano bang nagawa sa inyo? Tulad ka rin ni Kilir. Sinwaling! Ayup! Iwan mo ako! Nauubos na ang pasensya ko.
dito. Nang dahil dito, hayop ka! Halika rito! Halika! Halika! Dahil sa'yo, namatay ang nanay ko. Nang dahil din sa'yo, nagkaganito ang mukha ko. Dahil dito sa mga hayop na brilyantin to, lumuli mo! Natagpuan ka na maglolok sa tambakan. Puro pasa ang katawan mo. Tuguan ang mukha mo. Kiler, kailangan madala ka sa ophthalmologist para matingnan ang mga mata mo. Cecil, sila inay. Hindi na alam nila inay kung ano na nangyari sa akin. Punta mo sila inay. Si Piping. Kiler. Hindi ako makakita. Hindi ako makakita. Cecil, hindi ako makakita. Piping! Piping! Cecil, si inay! Sandali lang, Hon! Sandali lang! Ang Gilead, di pa alam. Kapag mawala eh. Kuya, wala akong nagawa. Dami-dami nila eh. Dami-dami nila. Natawan ako. Nakita ko si inay. Dami-dami ng saksak, kuya. Dami-dami ng saksak. Nakilala mo ba yung mga taong pumasok sa bahay natin? Oo, kuya. Hindi ko sila maaaring kalimutan. Hindi ko sila maaaring kalimutan. Pumunta kayo ng ate mo kay Ninong. Kay Karangal Katikbak. Sabihin niyo lahat ang nangyari. Paki. Pakisabi na rin. Asikasuhin yung libing ni inay. Paano ka? Huwag kang mag-alala sa akin, Cecil. Sige na, please.
Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit tayo makipagkita sa akin ni Guillier. Pati dito sa libing ng nanay niya, hindi siya nagpunta. Ano ba talaga ang dahilan, Cecil? Colonel, magulo pa ho ang isip ni Guillier. Hindi pa niya kayang mga nangyari. Cecil, saan ko pwedeng matagpuan si Guillier para ako mismo makipag-usap sa kanya? At tuloy, matulungan ko siya. Hayaan niyo, sasabihin ko lahat na sinabi ninyo. Guillier? Wala na ho akong silbi, Lolo Poro. Wala ho akong kasalanan. Tinanggalan nila ako ng ilaw dito sa mundo. Hindi bali ho sana ako lang mag-isa eh. Pero pati nanay ko ho. Hindi ko man lang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay niya. Guillier, una sa lahat, huwag mo sabihin wala ka ng silbi. Hindi ka pa naman nasusuri ng doktor eh. Malay mo, ako nga eh. Nang mabulag ako sa isang aksidente, tinanggap ko, bakayan ang kapalaran ko dito sa lupa. Nang tanggapin ko, lumuwag ang loob ko. Naisip ko, siguro, yan ang sikreto ng buhay ng tao. Ang tanggapin na ang nangyayari dito ay kagustuhan ng Diyos. Hindi ba, pag nagdadasal ka ng Ama namin, sinasabi mong sundin ang loob mo dito sa lupa, para na rin sa langit? Lolo Porong, kung nung ipinanganak ako'y bulag na ako, matatanggap ko itong ito'y kagustuhan ng Diyos. Pero ito nangyari sa akin. Itong pagkabulag ko, nararamdaman kong hindi niya ito kagustuhan. Guillier, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi pa ito katapusan ng mundo. Nawalan ka man ng paningin, nandiyan ang iyong bibig para makapagsalita. Ang kamay mo para makahawak at makaramdam. Yan ang mga bagay na dapat mong bigyan ng halaga. Lalong-lalo na ang iyong tainga. Yan ang magsisilbing paningin mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pero dapat, tulungan mo rin ang sarili mo. Oh, Santiago! Buhay pa pala si Guillier! Eh di may pag-asa pa tayong makuha yung mga brilyante. Kung nasa kanya talaga, paano kung hawak ni Buboy? Alam mo, Santiago, sa dalawa, mas matigas si Guillier. Sa palagay ko, hawak niya ang hinahanap natin. Hindi niya maaring pabayaan na hawakan ni Buboy ang mga brilyanteng yon. Marupok si Buboy. Madaling pigayin. Sa isang pitik, maaaring niyang sabihin kung saan niya tinago yung mga brilyante. Kaya't sa aking palagay, pinagtagong mabuti ni Guillier si Buboy. Alam niyo ang sisigaw ito eh. Mr. Ledesma, ako na ang bahala magpahanap kay Buboy. Bilisan mo lang, Santiago. Baka maunahan ka ng mga bata ko. Jiggs, unahin mo si Guillier. Dalhin mo siya sa akin ng buhay. Sa lakas ng pagkakapalo sa kanyang ulo, nagkaroon ng severe contusion o hematoma.
dito sa kanyang optic nerve. Ito ang giging sanhi ng kanyang paminsan-minsan pagkabulag. So ang ibig mo sabihin, pwede manumbalik ang paningin niya? Oo, pero walang katiyakan kung kailan. Amoy langis. Amoy malansa. Ay, sabi ko na nga ba't baril? Huwag mo kayo matakot, tanda. Mga tauhan mo kami ni Colonel Katigbak na pinadala rito para bigyan ng proteksyon si Gilyer. Bodyguard? Parang ganun nga ho. Narayano ba siya? Ay nako, ay wala, umalis. Pero habang wala siya, di ako muna ang gwardyahan niyo. Tuloy po kayo. Salamat po. Bahala na po kayo dyan. Inaayos ko lang po itong niluluto ko habang wala pa sila. Lo, sino po sila? Sila yung mga Anghel de la Guardia. Hindi naman po mga mukhang anghel yan eh. Ha? Aray, lolo! Dito kahit paano, kung may maghahanap man sa akin, mahihirapan sila matagpuan ako. Kung ikaw kaagad ang hahanapin, kung ako ang puntahan at magtanong sa akin, mahirap na. Kaya Gilyer, pumayag ka na sa security na binibigay ng ninong mo. Mas kakailanganin mo security, Cecil. Siya nga pala, Piping. Kailan daw padadala ni ninong ang mga tauhan niya? Itong araw na ito, hintayin na lang daw natin. Alam ba nila kung saan ako makikita? Sinabi ko na kay Colonel. Gilyer, total may security nang darating. Pakiusap ko lang naman sa'yo. Sa bahay ka na tumuloy. Para mapanatag na ang loob ko. Bahala na. Lolo Porong? Ablet? What? Bebek! Cecil! 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 Bulag to, ha? Bitawan niyo siya. Bitawan niyo siya. Pag lumapit ka pa, sabog na ang bumbunan itong lobyo mo. Gilyer! Paawa kayo sa kanya. Buboy, ano ba talaga nangyayari? Si Gilyer, ang nanay niya. Oo, alam ko na. Mila, huwag ka nang magtanong. Basta't magbalot ka na lang ng importante kailangan natin ni Baby. Pagkatapos, sige, tatawagan na lang kita ulit. Asaw mo? Hindi pa umuwi. Sumali! Asan? Hindi pa umuwi. Hindi ko alam kung nasa nasama ko. Sabihin mo kung nasa na asawa mo. Hindi ko alam. Alam kong alam mo kung nasaan siya. Hindi ko alam. Ha? Sumali! Masasak ka. Maawa ka sa anak mo! Maawa ka sa sarili mo! Sino nalokoy mo? Ha? Hindi ko alam! Sika, ha? Hindi ko alam! Nasaan?
Saan? Wala! Boss, soft drinks pa. Madali lang ha. Talagang matibay ang dibdib ng punyetang yan. Ano kayang parusang gusto niya para mapaamin? Baka wala naman sa kanya mga brilyante. Baka inonsi rin siya ni Buboy, kaya huwag mo na silang pahirapan. Nagbabago na yata ang ihip ng hangin. Hindi naman, boss, ah. James! Sabihin mo sa mga bata na magpahinga muna. Ihintay natin si Panyero. Siguro naman, by this time, ay nasa mga kamay na nila si Buboy. May bilin kasi si Panyero. At gusto niyang makitang magkasama ang dalawa bago ko sila sentensyahan. Sige na! You look so worried, my dear. Di naman, boss, ah. And you're shaking. Huwag kang mawala pag sinintensyahan ko sila. Mila? 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 Ah.
Cecil. 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 Gilier? Nakakakita na ako. Kumusta ka na, Gilier? Akala ko ba'y magaling kang umilap? Ang magiting na bayani ng mga customs police na namumutiktik ang medalya sa dibdib. Bakit hindi mo ilabas ngayon kung gaano ka kagaling na lalaki? Trujillo, putang ina, kakasama ka nila! Hayop! Matagal na at putang ina mo rin. Noong nabubuhay pa ang iyong ama. Pero mamamatay ka rin, Gilier. Tulad ng iyong ama. Dahil parehong matigas ang ulo ninyo. Nangihinayang ako sa iyo. Pati na sa inyong lahi. Kahit halos kumain na kayo ng lupa, prinsipyo pa rin ang pinaiiral. Ayub ka, Trujillo. Demonyo ka! Demonyo! May ikukwento ako sa iyo. Magkakaibigan kami ng iyong ama. Siya, si Katigbak at ako. Pare-pareho kaming may hirap. Pero sa aming tatlo, ako ang pinakamahirap. At sa tuwing uwi ako ng bahay, lalabhang ko ang kaisa-isa kong damit. Pinaplansya para maisuot ito kinabukasan. Hanggang sa mapasok kami sa customs. Pero sa aming tatlo, ako ang unang umagat sa buhay. Pero, dahil sa anay din ako, hindi ako kontento. Gusto kong tumiba. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon, nakikita kami ng tigi-isang milyon. Tigi-isang milyon, Gilier! Kinausap ko si Katigbak. Ayaw. Kinausap ko din ang iyong ama. Ayaw pumayag ng putang ina. Pero sinabi ko sa kanya, napapayag ko na si Katigbak. Sagot na lang niya ang hinihintay para matuloy ang deal. Napapayag ko rin ang iyong ama, Gilier, napapayag ko! Pero nang matuklasan niya na hindi pala pumayag si Katigbak, gustong tumanggi ng iyong ama. Aba, hindi ako pumayag, Gilier. Isang milyong, Gilier. Isang gabi lang, kikita ako ng isang milyon. Paano hindi ako papatay ng tao? Ina mo, Trujillo! Matagal kong hinanap ang may hawak ng puluhan ng baril. Napumatay sa aking ama. Ikaw yun. Ikaw yun, putang ina mo! Hayop! Hayop! Sayang, Gilier. Bulag ka na. Hindi mo na makikita ang baril na ito. Ito ang baril ng nasira mong ama. Putang ina mo! Putang ina mo!
Colonel Katigba. Ang pamilya ko. Walang kasalanan si Gilier. Hindi niya alam yung plano ko. Yung ginawa ko. Ginamit ko lang siya para makamalubos ang pagtitiwala sa akin, Mr. Ledesma. Ledesma, yung milyonaryong negosyante na pinag-iinala ang utak ng mga sindikato sa customs. Nawawala si Gilier. Posibleng may kinalaman si Ledesma sa pagkawala niya. Sa sandaling ito, ang kaligtasan ni Gilier ang mahalaga. Kung buhay pa siya, buboy. Alam mo ba kung saan matatagpuan si Ledesma? Panyero, kahit na siguro pagpapatayin natin ang mga kasama niya, ay hindi rin niya aaminin kung nasaan ang mga brilyante. Huwag ka mag-alala, Panyero. Di bang bato, kapag patuloy na pinupokpok ay naduduro. Ganon din ang gagawin natin kay Gilier. Hindi lamang ang kanyang katawan ang ating dudurugin. Pati prinsipyo niya. Para pag namatay siya, ni Multo ay hindi makikipaglibing sa kanya. Paano kung hindi mahuli si Buboy? Paano kung dinespatcha na nila yung mga brilyante? Huwag mong takutin ang sarili mo, Panyero. Tinitsa ko sa'yo, bago sumikat ang araw, ay iharap ng mga tauhan ko si Buboy sa'yo. Si Piping. Gilier? Nakakakita ka? Gilier?
Hindi ako lalaban! Maawa ka sa akin! Hindi ako lalaban! Hindi ako lalaban! Jiggs! Tingnan mo nga kung anong gulo yun! Nakakakita na si Gilera! Hindi na siya bulag! Sige! Hindi na bulag si Gilier! Nakakakita na si Gilier! Kunin mo to. Kunin mo! Di ako marunong humawak ng baril, Gilier. Giselle, hindi ko masisiguro sa iyo kaligtasan natin lahat dito. Kunin mo to. Kapag may nakita kang gumalaw, itapat mo at kalabitin mo ang gatilyo. Kunin mo! Pepeng, huwag mo silang iiwan na mas kaya anong mangyari, ha? Oo, kuya.
Patawarin po ako. Kasalanan ko lahat. Nasilaw ako. Hindi mo ako kasing tibay. Yung mga brilyante. Sinuko ko na lahat kay Colonel Katigbak. Junior, huwag mo pababayaan na anak mo. Pag ako mo, Gilier. Pag ako mo. Thank you.
Sa akin kaya makalusot ka. Gagawin ko rin sa'yo ang ginawa ko sa nanay mo. Ngayon, umanda ka! Sa'yo ko'y puputok!
Talagang gunggong ka, Gilyer. Kawawa ka naman. Bulag ka na, nasa dilim pa. Tulad ka sa isang ibong bali ang mga pakpak. Hindi na makakalayo sa kanyang paglipad. Major! Ikaw ang gunggong! Nakalimutan mo na yata ng bulag ay sanay sa dilim! Huwag kang mag-alala! Ipinangako ko sa iyo! Sa pagitan ng dalawang mata, tama mo!